yan? Sariling kanta? Sariling sponsor? Pasensya na, ganun talaga ang buhay. Kayod-kayod lang. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ngayong araw na ito, malupet ang ating pag-uusapan. At marami tayong pag-uusapan, ha? At syempre, alam naman natin, trending po kahapon, isang araw, si Idol Rapi Tulpo. At dahil nga ho, nung Biyernes, nung madaling, actually Sabado doon po yun ang madaling araw, pinlay natin dito yung video kung saan binura niya. Susan Fujikawa, salamat po. Binura niya na meron pa siyang pabilang-bilang. Kung ano-ano pang sinasabi niya doon. Alam na ho natin yan. At syempre, itong mga nakaraang araw, yung Saturday at saka Sunday ba, at saka kaganina, talaga hong nabawasan ng kanyang subscriber. Sa katunayan, nung after nga nung live natin, nung buong Sabado, pag-gising ko ho, meron nung nag-message sa akin at pinakita niya sa akin, Banat Bay, negative 100,000 ang nag-subscribe kay Idol Rapi sa kanyang channel. Tapos nung kinabukasan, another negative na naman, 100,000. Ang palusot ng mga ilang dilawang tae na ayaw maniwala sa lakas ng puwersa ng DDS at ng mga banateros, ayaw nilang maniwala kaya sinabi nila coincidence. Alam nyo po yung insights o yung statistics ng yan sa YouTube, hindi ho yan naloloko. Sa Facebook, pwede pa. Alam naman natin ng Facebook, medyo delicate siya eh. Minamanipulate dyan ng konti eh. Pero sa YouTube, imposible ho dahil Google ho yan. Wala akong pakialam yan pagdating ho sa politika. At the same time, to say na it was just a coincidence, pakalabo po nun. 5,000, pwede. 10,000, pwedeng coincidence. Pero ang 100,000 na mag-unsubscribe, hindi ho yan coincidence. At magkasunod pa na araw yun, ha? Ibig sabihin, napakalabong coincidence nun. At kaganina nga, nagpaliwanag si Idol Rapi. Nagbigay siya ng dahilan kung ano ba daw yung kanyang sinabi. Pero nung pinanonood ko yung live niya, ito walang biro ito ha, nung pinanonood ko yung live niya, grabe ho, bakat na bakat. Ha? Sa mukha niya na medyo nai-stress siya. At saka may lungkot. Kasi alam nyo, araw-araw ako nanonood halos niyang kay Rapi. Lalo na pagka yung nag-aaway dyan, yung mga mag-aasawa. Ang sarap-sarap manood dyan eh. Diba? Tapos nung kanina, aba, parang nung una, yung kasama niyang babae, tatawa-tawa pa eh. Diba? Tatawa-tawa pa yung una eh. Pag kami amuyong talaga, mas tuwang-tuwa pa eh, no? Tuwang-tuwa siya doon sa sinasabi ni Idol Rapi. Pumapalakpak-palakpak pa. Pero kaganina, abay, ang lungkot-lungkot ni madam. Anyari, madam? Oh, ha? Panoorin natin, ha? At kayo ho magsabi sa akin, ito ba ay palusot o dapat naman natin intindihin si Idol Rapi, ha? Tingnan natin yung kanyang pa-video, kanyang dahilan, ha? Kung paano po yung kanyang sinabi. Ito, ha? Papanood po natin, ha? Ito po, ha? Panoorin natin sabay-sabay, ha? Walang walang kukurap. Nais ko pong magbigay ng reaksyon hinggil po sa kumakalat na fake news ngayon sa social media. Una sa lahat, di ba? Fake news daw ito. Sabi ko, paano naging fake news yung video na ikaw nagsasalita? Hindi, di ba? Fake news daw. Okay? Yung kesyo, yung kinumpare-compare niya. Ito yung fake news na sinasabi niya, ha? Tingnan natin, ha? Kayo na ako maghusga. Nais ko pong ituwid ang isang misinformation. Misinformation na kailangan daw niyang ituwid. O sige nga! This will be my first and last statement. First and last, ha? Itaga mo daw yan, di niya nauulitin. Hindi, I mean, first and last niya magpapaliwanag.
hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana, maging kayo, move on na. Hoy, mag-move on! First! Kayo daw, mga DDS, mag-move on na kayo! Di kayo makapag-move on na! Ano ba? Bakit di kayo makapag-move on? Tayo pa ang pinag-move on? Hindi po ako tatakbo sa pagka-busy presidente. Oh, hindi daw siya tatakbo ang pagka-busy presidente, na udlot daw. O sige, ako tatanggapin ko yon. Hindi siya tatakbong vice president. Ay, salamat naman. Palakpakan. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-busy presidente sa darating na halalan. Mm. Meron pong mga naghikayat sa akin na maging katandem nila para maging busy presidente. Ay, parang kilala ko yan ah. Gusto daw makitandem nitong, naku, baka parang kilala ko yan. Yan ba yung magaling magano, mag-Ingles? 2022 elections. At yun po ay tinanggihan ko. I said no. Tinanggihan daw niya, okay. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD. Sandali. Mataas daw ang respeto niya kay PRRD. Malinaw. Okay? Tanong. Naniniwala ba kayo? O ituloy natin, ituloy natin. Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. Aba. Two. Six. Buti alam niya, ha? 10 million and 42 million. Okay. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yun? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. So sinabi niya, okay? Sinabi niya ha, na 16 million versus 42 million. Yung 42 million daw ay hindi niya sinasabing subscriber niya. Ang sinasabi niya, subscriber daw ng ABS-CBN. Totoo ba yun? Hindi. Hindi po totoo na 42 million na subscriber ng ABS-CBN. So, yun daw yung sinasabi ni Sir Rafi na hindi totoo. Sabihin, hindi. Sabihin, nagsabi niya na nagkamali siya na 42 million. Now, which kinurek ko naman agad the following segment. Ito daw, kinurek niya the following segment. Okay, okay. Mamaya na yung conclusion natin. Yung ano, idol, kasi maraming netizens na curious. Oh. Ano daw yung 14 million and 60 million? Ah, actually, hindi 14 million. 36 million yung subscribers ng ABS-CBN. Mm. Kunyari lang, butuhan, referendum. Bubuksan ba ang ABS-CBN o hindi? Doon magka-clash yung 36 million subscribers ng ABS-CBN versus 16 million na... Sandali! Ako, hindi ako abogado ha, pero parang medyo naguluhan ako dun eh. So sinasabi niya, okay, sabihin na natin, hindi daw 42, 36 million daw yung subscriber ng ABS-CBN. Tapos, maglalaban daw yung 16 million at saka 36 million ng ABS-CBN para sa pagbukas ng ABS-CBN. Sandali naman si Rapi. Hindi, sandali. Sir Rapi, sa pagkakaalam ko, matalino kayo. Di ba? Sa tingin ko lang ha, matalino kayo, di ba? Oh, pero paano maglalaban yung 16 million against 36 million to open ABS-CBN? Parang malabo yun ha? Parang hindi naman uata yung subscriber ang maglalaban para i-open ang ABS-CBN. Ang alam kong maglalaban dyan ay yung mga politiko, kasama na dyan ng presidente, yung subscriber ng kung sino man, yung mananalo, nalalaban against the president, di ba? At saka, kasi ganun yun eh. Hindi naman nun natin sinasabi dito, parang anong biglang lumusot bigla eh. Ako, nagtataka lang ako bigla. Biglang napunta doon sa subscriber yung labanan. Huwag niyong kakalimutan. Ah, before the statement of 16 versus 42 million, ano una niyang sinabi? Kung natatandaan ninyo, oh,
bumilang muna siya, nagbilang siya. 1, 2, 3, gumaganong-ganon pa sila, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh. Tapos palakpak-palakpak pa yung amuyong niya. Oh, ganong-ganon pa, oh, sabi, oh. Oh, 10 months, 10 months na lang, oh. Tapos 10,000 na nawala ng trabaho sa ABS-CBN, oh, 10 months, oh. Yun ang pinanggalingan nun. Ibig sabihin, he was referring to the 10 months na mawawala na yung nakaupo. Sino yun? Ha? Ako ba yun? Hindi. Si Mr. President Rodrigo Duterte po yun. So binilangan niya eh. Sabi niya, oh, 1, 2, 3. Tapos sabay hirit nung 16 million versus 42. So ibig sabihin, he was referring to the votes of the president na 16 million and for the 42 subscriber na yun. Sino yun? ABS-CBN ba yun? Eh hindi naman uboboto ABS-CBN for favor para sa kanila. Di ba politiko? Government official yung boboto. So sabihin, it's the will of the... Kung sino man yung government official, so sino pa ba pwedeng sabihin na natin makaka-influence sa mga congressman? Di ba the president? And he was talking about the 10 months of the president. Ano eh? Para naman ako ay, ginagago naman ako eh. Bobo ko pero may logic naman ako kahit papaano. Sir Rapi, meron daw akong tanong. Ito, matinding tanong. Handa po ba kayo mag-lie detector test? Ha? On cam. Di ba mahilig siya magpaganyan? Yung lie detector test. On cam. Hindi, hindi. Ito ha. Ako, sabi ko nga sa inyo, idol na idol ko yan si Sir Rapi. Ang taas ng tingin ko dyan. Parang kasing taas ng araw. Sobrang haanga ako dyan kay Sir Rapi. Kaya lang, medyo yung palusot, medyo hindi ka tanggap-tanggap, sir. Kasi, hindi, di ba ho? Remember, every spoken words, okay? Even in any text, including the Bible, okay? Including every book that we have, o kaya every speech, you have to look doon sa context. Ano ibig sabihin ng context? Ano yung pinag-uusapan? Sino yung pinag-uusapan? At ano yung topic? Remember, the topic is si President Rodrigo Duterte 10 months na lang. 10 months ang nawala ng trabaho. Ay, 10 months. 10,000 kuno ang nawala ng trabaho. Yun yung sinasabi ni Sir Rapi. At the same time, ano? Ha? Kailangan ng franchise. So ang tanong dito, mawawala na si Pangulong Duterte, may papalit, magkakaroon ng ano, anong meron? Kampanya o labanan o election. So hindi ho maglalaba ng mga subscriber ng 16 million against the ABS-CBN. Ang maglalaban no politiko sa 2022. Kaya nga binibilangan eh, di ba? Naman no. Ay nako po. Sabi ko sa inyo, JRU lang ako, pero kahit pa paano, meron na akong ano eh, Commonwealth. Diba? O, tingnan nyo, ituloy pa natin yung kanyang dahilan. Voters na bumoto kay President Duterte. Oh. Sinabi ko, 16 million voters ni Pangulong Duterte versus 36 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment na posibleng mag-clash next year kapag nabuksan ulit yung usapin tungkol po sa prangkisa. Paano magka-clash yun, sir? Sorry, ah, sorry. Pasensya na, ayoko tong topic na to. Honestly, ayoko tong topic na to. Kasi, idol ko yan eh. Kaya alam, paano magka-clash yung 16 million against 42 million? Sir naman, oh. Hindi, kayo ho, umunawa na sinasabi ni Sir Rapi. Ito, ah, pinabalansya, salamat po. Give the benefit of the doubt kay Sir Rafi. Yan o yung habang pinanunod ko to, sabi ko, I'm giving the benefit of the doubt. Pero hindi ko magets, paano magka-clash yung 16 million against 42 million
na subscriber kuno ng ABS-CBN. Paano magka-clash yun? Magsasalpa, magtatalpakan? Hindi, di ba ho? Nagigets yung ibig ko sabihin, there is no way in this entire world mag-aaway ang 16 million at 42 million. Ano, magsasalpukan? The only way na maglalaban yan is someone has to represent them. And he was talking about the presidency at that time. So ibig sabihin, this 42 million, meron silang dapat, merong lalaban para sa kanila. Naman ang ano, oh. Kainis naman eh. Sir Rapi, huwag naman ganyan. Ayoko yan. Sir Rapi, idol kita eh. Nang nasabing network, kapag halimbawa nagkaroon ng referendum, kunyari lang, yun ang sabi ko, there might be a clash between 16 million voters versus 36 million subscribers ng ABS-CBN, magka-clash. Yun po ang sinabi ko. Now, this paano? Paano? Ewan ko? Weekend, marami po akong mga kaibigan na nagsitawagan sa akin na bulabog po sila. Meron akong dating classmates. In fact, dalawa dati kong classmates sa high school. Meron po akong mga negosyante na mga kaibigan. I think apat ata o lima. Lima ata sa kanila ang tumawag sa akin. Meron pa isang abogado. Brian Villanueva, salamat best po. Best friend ko na nabulabog. So nagpaliwanag ako sa kanila. These people are certified diehard Duterte supporters. And nagtampo sila sa akin. And I explained to them, mga pare ko, misinformation Luz, po yan na nabasa nyo sa social media. Ito yung totoong nangyari. At ito yung totoo kong sinabi. At ito yung totoong totoo. And after I explained to them, and I apologized to them, and I told them, sorry kung kayo ay nakasagap ng misinformation, I apologize to you. At matapos ko masabi... Alam mo, Sir Rafi, ito lang ha. Ito lang sasabihin ko sa'yo. Let me give you a simple advice. I know I'm not... basta, hindi ako magaling. Hindi ako magaling. Sino ba naman si Banatbay? Isa lang naman ho akong tambay. Pero Sir Rafi, siguro, this is, kung sino man na nagturo sa iyo na kung paano mo i-damage control to nangyari, palpak ho. Honestly, palpak. Kasi instead of apologizing to the 16 million, instead of apologizing, sir, ang ginawa ninyo, inatak nyo pa eh. Inattack nyo by saying, we are purveyor of fake news. Sir, we're not purveyor of fake news. Kitang-kita ho dun sa video ninyo eh. Kitang-kita, sir, na somehow, you were laughing, pati yung kasama nyo, sir, laban sa 16 million. Na kesyo parang andating sa amin minaliit. Diba? Minaliit. At kung sino man yung 42 million na pinapalusot nyo, sir, parang ang dating noon, matatapos na. Matatapos na ang 16 million. Ano ibig sabihin noon? Matatapos na in 10 months ang suporta ng 16 million. Alam niyo sir, ito piece of advice lang. Siguro mas maganda. Ito, apologize. Pasensya na sa mga nasabi ko at kung nasaktan mo yung 16 million, I'm also a supporter of the president. Pasensya na po and let's move on. Alam niyo sir, if you... Kung sinabi niya yon, siguro mas tatanggapin pa ng mga 16 million yun eh. Kahit papaano eh. Bakit to? Eh kasi, siguro dala ng bugso ng damdamin na marami kang subscriber, marami subscriber ang ABS-CBN. Instead of saying na kami pa yung nagpapakalat ng fake news, napakamot ako ng ulo dun eh. Anong fake news dun? Obvious, ano gina para ito ha, pasensya na, huwag kayo magagalit, Sir Rapi, ha. Alam nyo kung anong dating? Ang dating, kaming mga DDS, tanga. Tanga at naniwala kami dun sa video na sinasabi ninyo, sir, na 16 million laban dun sa 42 million, eh hindi naman ho ibig sabihin kayo itatakbo. At ibig sabihin ho, eh, ang ABS-CBN yun. Parang ang dating, eh, na maliit yung aming kaunawaan, di ba? Parang hindi ho maganda, sir. Sa totoo lang. Ngayon, tingnan yung reaksyon ng taong bayan. In totoo ha, ano reaksyon ng taong bayan? Lalo na ho yung mga supporter ninyo. Nagpunta ako kanina habang live ni Sir Rapi Tulpo. For the first time in the entire life of Sir Rapi Tulpo. Ha? Puro angry face. Nakita nyo yun? Nung nagulat niya ako, sabi ko, grabe naman to, puro angry face.
First time yun. Sir, ikaw ang takbuhan ng mga mamamayan pag hindi na sila makatakbo sa mga public official. Ikaw ang, alam mo yun, hindi na nga hustisya, hindi na nga pulis ang tinatawag ngayon eh. Ano? Pag may nadiado, ipatulpo mo. Oh. Pag may asawang nagloko, hindi nga pareng hininga ng payo. Ano? Ipatulpo mo yan. Pati mag-asawa, tulpo eh. Ulang na lang, pakasalan kayo ng asawa eh. Diba? Anong ibig ko lang sabihin, sir? Hangang-hanga sa inyo ang taong bayan, pero kanino? Kitang-kita ko sa live, talagang angry face. Tawa nga ng tawa yung iba doon eh. Kung hindi angry face, tawa. Oh, subukan ninyo manood. Diba? Naintindihan nila, then they said, okay, and then they move on. And lastly, sir, yung salitang move on, sa totoo lang, sir, parang ang dating nun sa amin, pending. Honestly, ah, kami pa yung pag-move on nyo? Hello, kami nagre-react lamang sa inyo, sir. Siguro, kayo mag-move on. Yun lang sa akin, sir. Hindi ako kasi ito, ah. Walang biro. Sobrang idol ko yan magkakapatid na Tulfo. Sabi ko sa inyo, sobrang idol ko yan. Dahil grabe yung matulungin yan. At antagal na hong may nananawagan na tumakbong mga senador yan. Kahit noong 2019, tsaka mga nakaraang eleksyon, hindi ho sila tumatakbo. Hindi ho nila ginamit yung kanilang sikat para mahalal sa posisyon, di ba? Pero sir, napaka ano naman ho ata nito. Hindi ho maganda, sir, para sa sabihin sa inyo. Lastly, listen to this. I mean no disrespect sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. Dahil isa po ako doon sa 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte. Ayun, sabi nga ni Camille Zamora, kung hindi guilty yun eh, parang bakit mo dinilit yung video? Diba? Yun na lang eh. Doon na lang fact na dinilit niya yung video. Eh, alam niyo na kagad na may nagkamali. Nagkamali kayo ng bitaw. Ng salita. Diba? Nagkamali kayo ng sinabi. Kaya niyo na delete. Kasi kung sa tingin niyo naman, eh convince kayo na totoo yung sinasabi ninyo at totoo yung inyong dahilan, eh by sir, hindi nyo na kailangan i-delete yung video. Bakit? Dinilit. Hindi, di ba ho sir? Yun lang sa akin. Noong 2016 elections. In fact, ito pong mikroponong ito, dito po, sa Wanted sa Radyo, kinampanya ko po si Pangulong Duterte. I did. Sir, ito lang masasabi ko. Ang sinasabi kasi ni Sir Rapi, kinampanya daw niya si Pangulong Duterte through this microphone. Parang mas maganda yung microphone ko na Roda. Promote pa. Eh kasi yung kanya pagka kinatok mo medyo maingay. Ito wala yo. Kasi road eh. Hindi, alam niyo sir, wala namang problema kung kinampanya niyo si Pangulong Duterte noong 2015-16, di ba? Lahat naman ho siguro tayo nangampanya doon. At marami naman hong nangampanya. Kasama na ho dyan si Coco Pimentel. Kasama na ho dyan si Alvarez. Marami yung nangampanya. Pero remember sir, marami yung bumaligtad. So, to give a reason na nangampanya kayo kay Pangulong Duterte, it's not enough. Para sabihin natin na you will not go against our president. Yun lang sir, sa akin lang. At marami po nakakaalam yan. So no disrespect doon po sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. At sana huwag na ho tayo magpaka... Si Freddy Aguilar pa, oh yan oh. Alam mo, sa totoo lang, ako, honestly, ah, dyan ako talaga nasaktan ng todo kay Freddy Aguilar. Alam nyo kung bakit? Isipin nyo na lang to. Si Pangulong Duterte nun, sobrang mahal na mahal niya yan si Freddy Aguilar nun during the campaign, na kailangan bago siya umakyat ng stage, kakanta muna si Freddy Aguilar. Ganon. Talagang dinamdam niya yung kanta ni Freddy Aguilar. At isa pa ha, nung 2019 kahit naman wala pang accomplishment si Freddy Aguilar sa kung saan man, abay kinampanya pa ni Pangulong Duterte yan. Yan ang isa sa mga kinampanya ni Pangulong Duterteng senador. Pero ano nangyari? Anyari. Napunta doon sa kabila. Diba? What's my point? My point is hindi pwede nating ibida yung kinampanya natin si Pangulong Duterte para sabihin
ginagalang ko si Pangulong Duterte. That logic is not, ano, it's not masasabi nating true, 100% true. Bakit? Pwede ka naman mangampanya noon eh. As in, you gave everything noong 2016, and yet, dahil sa any reason, eh, ang tingin ng taong bayan, eh, tingin ng iba, eh, lumaki ang ulo ninyo, sir. Eh, kaya, ganun ang hamunan ninyo kay Pangulong Duterte's mga supporter ni Pangulong Duterte, not particular kay Pangulong Duterte. Lahat ng fake news para sa kabubuti po ng ating bayan. Period. And that's my last statement. Ayan na, yun daw ang last statement niya. Sana naman. Okay. Hindi, alam nyo kasi ganito eh. Ako, ang suggestion ko lang sa iyo, Mr. Raffy Tulfo, since the damage is done, maganda siguro, ako apologize na lang. Diba Rachel Go, maraming salapat. Rachel Go, oh. At saka si Christopher Mandia. Oh. Sabi ni Rachel Go, galit na rin ako kay Sir Raffy Tulfo, I'm so disappointed, hindi ako naniwala sa kanya. Yun nga ang hindi ko maintindihan eh, sa totoo lang ha. Nung pinanunood ko yung video nang yan at pinanunood ko yung reaction ng tao, hindi talaga nila matanggap. Hindi nila matanggap yung explanation ni Sir Raffy. Kasi ako talaga nung una, parang sabi kong, oh sige na nga, maniwala na nga lang ako. Hindi, alam mo yung parang, sige na nga. Anyway, idol ko naman to. May ganung party sa heart ko eh. Kasi sabi ko, naaawa naman ako. Supporter naman ito ni Pangulong Duterte. Diba? Kaya lang, tuwing bumabalik sa akin yung napanood kong video ni Sir Raffy na parang tatawa-tawa pa sila na 16 million against 42 million. Hindi ho maganda eh. Alam nyo yun? Hindi, eto ah, hindi naman niya inatakin directly si Pangulong Duterte. Wala nga siyang mention dun eh. Kaya lang yung parinig na ganon, hindi ho maganda, sir. Hindi talaga maganda. Kaya ngayon, oh, tingnan natin ha, sa tanong na naniniwala ka ba sa palusot ni Tulfo? 15%, oo, naniniwala ako ha. 85%, hindi, mahilig talaga magpalusot yan. Grabe naman ang hiling magpalusot ha. Hindi, sa totoo lang, hindi natin na maano ha. Hindi natin alam kung bakit ganun ang reaction ng mga tao. Kasi ganito yan eh. Alam nyo, ito ha. Payo ko ito sa mga kakandidato sa 2022. Always remember this, ha? Kayo mga politiko. Dati, walang social media. You can deceive people. Madali nyong maloko ang tao. Sa mga politiko ito ha. Pero ngayon na meron na hong social media wherein people or yung netizen na tinatawag can express yung kanilang mga damdamin, saloobin, mga opinion, medyo hindi nyo na ho basta-basta ganoon maloloko at magogoyo. Bakit to? Kasi nakikita nila na meron din palang ibang katulad nila na ganun din yung basa doon sa mga politiko. Sa madaling salita po sir, mga politiko natin, mga kakandidato sa 2022, netizens can sense if niloloko nyo sila o talagang totoo yung inyong sinasabi. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, di ba? Na kahit yung gobyerno natin eh may mga part na sumasablay, may mga part na kulang, hindi sapat, may mga part na hindi ganun masasabi nating in-expect natin, bakit hindi bumababa ang popularity ni Pangulong Duterte? Bakit sa kasaysayan, yung huling taon ng presidente laging bagsak? Si Pangulong Duterte lang ang merong mataas pa rin na ratings. Alam nyo kung bakit? There is only one reason. Kaya ganun yun. It's the truthfulness ng presidente natin. Kasi amidst all the kapalpakan ng mga sekretary minsan at kabagalan ng iba,
pag nakita nilang si Presidente ay sincero na magsalita, nagpapaliwanag, sinserong gagawin ang lahat para sa mga Pilipino, nasisense kasi nila yun eh. Kaya mataas pa rin ang kanilang paghanga kay Pangulong Duterte. Kasi nga, alam nila na, ah okay, hindi lang siguro na ayos ito, pero alam namin yung Pangulo namin eh, talagang may malasakit at saka talagang alam namin kakampi namin. Yun eh. Ramdam mo kasi. Kaya nga ang suggestion ko sa inyo mga politiko, huwag nyo kaming paikutin. Kasi kayang-kaya namin masense kung niloloko nyo kami. Lalo na si Banat Bay. Animal yan eh. Di ba? Yung totoo. Aramdam mo naman kung ikaw pinaiikot ka ng isang tao eh, isang politiko. Diba? Yan naman noon talagang ano eh. Masisense mo yan. In line with that, Sir Rafi Tulfo, huli at la... Same script eh, no? Huling ano ko na din to sa'yo, ha? Baka naman pwedeng magpa-lie detector test ka. Tulad yung mga pinapa-lie detector test ko. Diba? I mean, kasi sa totoo lang, yung iba napapahamak dyan sa lie detector. Totoo yung iba, diba? Yung mga ayaw magpa-lie detector test na mga parang, sige na nga, kasi sinabihan ako ni Tulfo na magpa-lie detector test. Eh. O, eh, wala na akong choice. Pag tumanggi ako, ibig sabihin, sinungaling ako. Diba? O, diba? Kaya ako, hamon ko sa'yo, Sir Rafi Tulfo! Ito ang hamon sa'yo ni Banat Bay. Sir, palay detector test nga ako kayo, sir. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ninyong yung 42 million eh, subscriber ng ABS-CBN o subscriber ninyo tinutukoy nyo. Grabing challenge yan, oh. Di ba pwedeng kantahan challenge na lang? Hindi, kasi binabalik ko lang naman sa kanya yung challenge niya sa mga audience niya, di ba? Ang hiling niya i-challenge ng lie detector test yun, eh. Di palay detector test natin si Sir Rafi. Sir Rafi! Para maniwala naman ang taong bayan sa'yo kasi parang walang naniniwala eh. Hindi, meron naman, 15%. Hindi, ito wala. Ako naman, I'm giving the benefit of the doubt. Na ano, dapat ikaw mag-sponsor. Huwag ganun. Mamaya, napapanood na ni Sir Rafi doon. Sabi, sino ba itong Banat Bay na ito? Animal to ah. Sir Rafi, tagahanga mo lang ako ah. Huwag mo akong awayin, ha? Kahit ako, pwede ako magpa-lie detector test. Basta wag nyo lang tatanong kung supot ako o tuliin ako, ha? Baka mama ay! Si Banat Bay! Upot pala! Pangit, di ba? Huwag ganun, ha? Iba na lang yung tanong. Pwede bang kiting nang kumuna yung tanong? Bago ako magpa-lie detector?